2016 nang unang mag-enroll si Charles sa fitness gym. Natigil ito nang magsimula ang pandemya. Eh, mahirap mag-exercise nung nag-start yung quarantine, hindi pwedeng lumabas. Tsaka bumabalik yung katawan mong from fit, tapos tumataba ulit. Yun yung mahirap mo. Kaya sa bahagyang pagluwag ng lungsod sa mga ganitong aktibidad at sa patuloy na pagbaba ng mga bilang ng kaso ng COVID-19, muli siyang nagbalik sa gym. Iwas ako sa maritong COVID na to. Naiiwasan ko to, ma'am, kasi fit ako. Yung immune system ko malakas. Ayon kay Roldan, may-ari ng fitness gym at isang fitness trainer, kapansin-pansin ang bigla ang pagdami ng mga nag-e-enroll. Actually, ma'am, sa record namin, nung last year December, kasi medyo okay naman nung December po. Saka madami naman po nung December, pero pagdating nung January medyo, yun nga nag-search ulit dahil sa Omicron, eh medyo kumunti tayo. Pero nung after nung Omicron, nalagpasan ang Omicron naman po, dumami ulit po, may mga bago, madaming bago sa po, madami naman ding bumalik. Siguro din sa takot sa health, naging health conscious yung mga tao ngayon. Kasi ang pagiging active sa isang sports or sa isang gym, isang exercise, nakakatulong yun para sa lumakas ang ating immune system, para sa ating katawan din naman po. Ayon sa mga eksperto, ang pagkakaroon ng malusog at kondisyon na katawan ay may epekto din sa mental health. Kasi ang isa siya na paraan ng stress management. Na-activate raw kasi ang happy hormones ng katawan na nagdudulot ng ginhawa. Sa ilalim ng alert level 2, 50% ng maximum capacity ng mga fitness gyms ang pinapayagan. Kailangan din bakunado ang mga ito. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.